Punong-puno ng pag-asa at pangarap na umalis ng kanilang probinsya si Mara nang magtungo sa Maynila upang makipagsapalaran. Isang buwang mahigit pa lamang din ang nakalilipas mula nang siya ay makapagtapos ng kolehiyo. Masipag at matalinong dalaga, kaya naman nakapagtapos siya ng napakaraming karangalang natanggap. Galing man sa mahirap na pamilya, ay marami pa rin ang humahanga sa dalaga. Bukod sa angking talino niya, napakabait at maganda rin ang mukha ng dalaga. Kaya naman napakataas ng tingin sa kanya ng pamilya niya. Siya rin ang inaasahan ng mga ito na magtataguyod sa kanila balang araw. Oh, iha, ito munang magiging kwarto mo habang naririto ka. Pagpasensyaan mo na at maliit lang din ang bahay namin. Itong maliit na kwarto na lamang ang bakante kasi. Saad ng tiyahin niya na nakatira sa Maynila. Pansamantalang makikitira muna siya sa kanyang tita Vicky habang naghahanap pa ng trabaho. Ang tanging alam lamang niya sa tiyahin ay kapatid ito ng kanyang ama. Maliban doon ay wala na. Ngayon lang niya ito makakasama kaya wala siyang ideya sa ugali nito. Naku, okay na po ako dito tita. Maraming salamat po sa pagpapatira sa akin dito. Pangako po, pag makahanap na po ako ng trabaho ay babawi po ako sa kabutihang loob niyo. Masiglang tugon ng dalaga sa tiyahin. Maliit at madilim na kwarto ang ibinigay sa kanya. Pero labis na pasasalamat ng dalaga dito dahil kahit papano ay may tutuluyan siya. Parehong magsasaka ang mga magulang ni Mara. Nakatira lamang sila sa isang maliit na kubo kasama ang apat niya pang nakababatang kapatid. Mahirap man ang buhay nila ay sinisigurado naman ang kanilang mga magulang na sila ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi naging hadlang ang kahirapan nila upang mangarap ng mataas ang dalaga. Nagsumikap talaga siya at nag-aral ng mabuti upang makapagtapos. Ipinangako niya sa sarili niya na siya ang mag-aahon sa pamilya niya sa kahirapan. At ito nga, nakapagtapos na siya. Para kay Mara, ito na ang simula ng pag-abot niya sa kanyang mga pangarap. Isang umaga, maagang bumangon ang dalaga upang tumulong muna sa mga gawaing bahay bago umalis at maghanap ng trabaho. O tita, halina po kayo at nakapaghanda na po ako ng almusal nating lahat. Tugon niya sa tiyahin niyang mukhang kagigising lang. Napakaaga mo naman atang nagising at naunahan mo pa ako. Nakakatuwa ka namang bata ka. Mukhang nagagalak ang kanyang tita sa kanyang ginawa. Bigla niya tuloy na alala ang kanyang nanay. Nakaramdam siya ng lungkot ngunit tinaboy niya na lamang ito sa kanyang isip. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Pumunta siya ng Maynila para sa pangarap niya, para sa pamilya niya. Titiisin niyang lahat para sa mga ito. Nakailang kumpanya na si Mara ngunit hindi pa rin siya natatanggap. Lumipas ng mahigit 2 buwan. Ngunit wala pa rin siyang nahanap na trabaho. Hindi niya maintindihan kung bakit. Akala niya ay madali lamang siyang matatanggap dahil sa matataas naman ang kanyang markang nakuha nung siya'y nag-aaral pa. Kung ako sa'yo, hindi na ako mag-aaksepa ng panahong mag-apply dito o sa ibang kumpanya sa posisyong yan. Hinding-hindi ka matatanggap dahil kukunin nila ang mga tulad naming nanggaling sa mga kilalang paaralan kaysa sa iyong galing probinsya lang. Mataray at nang mamaliit na pahayag ng isang babae na nakaupo sa harap niya at mukhang naghihintay din ng resulta ng interview nila. Maya-maya lang ay tinawag na sila at na magkaalaman nilang babae nga at ang mga kasamahan nito mula sa sikat at kilalang paaralan ang natanggap. Pinanghinaan naman ng loob ang dalaga. Bakit ganitong nangyayari sa kanya?
Napakamalas niya naman ata. Pagka-uwi niya ng bahay ay naabutan niyang nag-aaway ang Tita Vicky niya at ang asawa nitong si Mang Ramon. Nakainom na naman ang tsuhin. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang makita siya ng tito niya at sinigawan. Oh, ikaw Mara, hindi ka pa rin ba nakakahanap ng trabaho? Abay, mahigit 2 buwan ka nang palamunin dito ah. Hanggang kailan ka makikisiksik at magiging pabigat sa amin ha? Galit na sigaw ng kanyang tsuhin. Napakabigat ng dibdib niya. Pero sobrang nahihiya na rin siya sa mga ito kaya naman napagdesisyonan niyang umalis na lang. Hiyang-hiya man ay nagpaalam pa rin siya ng mabuti sa tiyahin at sa asawa nito. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Pasensya na po kayo kung naging pabigat man ako sa inyo. Sana po balang araw makabawi po ako sa kabutihang loob nyo. Paalam po, mag-iingat po kayo parati. Nalulungkot man at pinanghihinaan ng loob, ay sinubukan pa rin ang dalaga ng umiti habang nagpapaalam. Hindi na alam ng dalaga kung saan pupunta. Wala naman siyang sapat na pera para mag-hotel. Naiiyak na naupo na lamang siya sa isang duyan sa palaruan ng isang parke. Nagbalik sa kanyang alaalang mga araw niya sa probinsya kasama ang kanyang pamilya. Mahirap man sila ay napakasaya nila. Gusto na niya tuloy makita ang mga ito. Hindi na napigilan ng dalagang sarili at napaiyak na lamang siya. Pakiramdam niya, susuko na siya. Takot na takot siya at masyado na siyang nawawala ng pag-asa sa sarili niya. Habang umiiyak siya, ay may napansin siyang matandang babae na tatawid na sana sa kalsada. Subalit kulay berde pa ang ilaw ng mga traffic lights noon. Hindi na nag-isip pa si Mara at tumakbo siya palapit dito at tinulak ito pabalik sa sidewalk. Dahilan para siya ang mahagip ng sasakyan at hindi ang matandang babae. Pagkagising ng dalaga ay nasa loob na siya ng isang kwarto sa isang ospital. Ilang saglit pa'y pumasok na isang lalaking may edad na at isang binatang akay-akay ang matandang muntikan ng masagasaan. Oh, iha, gising ka na pala. Bati sa kanya ng matandang lalaki. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa pagsasagip sa aking asawa. Agad namang sinubukan ni Mara na bumangon kahit na nahihirapan. Ano pong nangyari? Medyo naguguluhang tanong ng dalaga. Huwag ka munang kumilos masyado hanggat hindi pa maayos ang iyong lagay. Tugon naman ang binatang kasama ng matatanda. Nawawala kasi si Lola kaya naman hinahanap namin siya kaagad. May Alzheimer's kasi ang Lola kaya naman madalas ay hindi niya maalala kung sino siya o kung saan siya nakatira. Kahit kami, madalas niya rin nakakalimutan. Malungkot na paliwanag naman ng binata. Ganun po ba? Mabuti naman po at nahanap niyo po siya ng ligtas. Tugon naman ng dalaga sa mga ito. Kaya nga nagpapasalamat kami sa'yo, iha. Pasensya na pero habang tulog ka ng nakaraang ilang araw ay pinaimbestigahan ko ang iyong pagkatao at nalaman kong galing ka pa sa probinsya at pumunta dito para maghanap ng trabaho. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ka pa natatanggap. Lumapit ang matanda ng kaunti sa dalaga. At napag-alaman ko na nag-apply ka rin sa aming kumpanya. Kaya bilang pasasalamat ay bibigyan kita ng pagkakataon sa posisyong ina-applyan mo sa aking kumpanya. Kinakailangan mo lamang patunayan ang iyong sarili. Kaya inaasahan kong ipamamalas mo ang iyong angking galing. Napag-alaman ko ring wala kang matitirhan dahil napalayas ka sa bahay ng asawa ng tiyahin.
Huwag ka nang mag-alala at kami na rin ang bahala sa pansamantalang tirahan mo. Nakangiting saad ng matandang lalaki. Pero sir, hindi po ba sobrang-sobra naman po yung pasasalamat nyo? Nagagalak man ay ayaw naman niyang abusuhin ang kabaitan ng matanda. Iha, hindi lahat ay kayang ibuwis ang kanilang buhay para sa taong hindi nila kilala. Karapat-dapat ka sa gantimpalang ito. Nakangiting pahayag ng matanda. Hindi na napigilan ni Mara ang mga luha niya. Nakakahiya naman po, pero tatanggapin ko na po. Maraming salamat po, sir. Puno ng sinseridad na pasasalamat niya sa matandang lalaki. Lumipas ang ilang araw. Nakalabas na rin ang ospital ang dalaga. Pansamantala siyang pinatira sa isang condo unit na pag-aari ng mga ito. Samantalang pinatunayan niya naman niya ang kanyang kakayahan sa kumpanya, kaya agad-agad din siyang natanggap. Halos ilang buwan lamang ang nakalipas ay kaagad ding na-promote. Ang babaeng lumait sa kanya noon ay hindi makapaniwalang boss na niya ang babaeng kinutya niya. Unti-unting umahon sa kahirapan ang pamilya ni Mara dahil sa kanyang pagsisikap. Sinuklian niya rin ang kagandahang loob ng pamilyang tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng maayos at pagiging tapat sa kumpanya. Kahit na gusto pa siyang kunin ng mga kalabang kumpanya, nanatili pa rin siya dito bilang patunay ng kanyang katapatan sa mga taong tumulong sa kanya. Binalikan niya din ang tiyahin at ang pamilya nito upang magpasalamat, dahil kahit sa sandaling panahon lang ay pinatira siya nito sa kanilang tahanan. Madalas man sa buhay ay pinanghihinaan tayo ng loob sapagkat hindi natin agad makuha ang gusto natin. Akala natin magiging madali lamang ang lahat, ngunit taliwas sa ating inaasahan ay hindi pala. Walang madali sa mundong ito, pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa at ipagpatuloy lang ang laban. Magtiwala lamang tayo sa plano ng Diyos para sa atin, at siguradong maaayos din ang lahat. Ituloy lang natin ang laban. Naway kahit gaano kahirap ang ating maging sitwasyon, ay huwag nating makakalimutang maging mabuting tao at tumulong sa mga nangangailangan. Huwag din sana nating kalimutang magpasalamat sa mga taong tumulong sa atin sa panahong kinakailangan natin. Gaano man kaliit ang tulong na naibigay nila, ay dapat pa rin natin itong suklian at tanawin bilang isang malaking utang na loob.